Ang Archivo Extinto Team ay bumisita sa isang haunted cave sa Mexico na kilala sa tawag na La Llorona Cave. Dahil katulad sa kwento ni La Llorona, ay madalas ding manong maririnig na may babaeng umiiyak sa loob ng kuwebang ito. Katulad ng mga kwento-kwento ay nagumpisa na nga silang makarinig ng mga boses ng isang babae na umiiyak. Pero wala naman silang nakikita ng mga oras na ito. Pero nang sinubukan na nilang makipag-usap dito sa pamamagitan ng kanilang device. Puedes comunicarte qué es lo que quieres. ¿Eres tú? Bye. Adiós. Adiós. No nos quiere aquí. Cualquier cosa es mi camarada. Ok. Cualquier cosa es mi camarada. Ok. Tinanong ng grupo kung ano ang kailangan ng demon na espiritu. At binanggit ng kanilang device ang salitang sacrifice. At nang tila ayaw na makipag-usap nito, ay nakarinig sila ng isang sigaw. Pero ang pinaka nakakapangilabot ay sa bahaging ito, ay nakuha ng demon na nila ang isang itim na imahe na mistulang isang babae. Ang mga nakuhanan kaya nilang boses sa loob ng kuweba ay magpapatunay na totoo ang mga kwento-kwento dito. Ito na nga kaya ang sinasabing multo ni La Llorona na gumagala sa lugar na ito. Kayo nang bahalang umusga. Ang Italian Ghost Hunters na may-ari ng channel na Inquieto TV
ay pumisita sa isang abandonadong dormitoryo na pinaniniwala ang haunted. At sa pagpasok nga ng grupo sa nasabing kasali. Di nuovo? Cazzo ragazzi, questo lo sentite forte. Ma tipo qualcosa che rotolava. Sembrano passi. Passi. Sono passi pesanti, cioè sono rumori pesanti proprio. Hai sentito? No, ragazzi, da sopra non ci voglio salire. Che cazzo? Che cazzo? È in testa a noi, ragazzi. Sembrava... Sembrava che cadere. Sembrava tutto in testa. Sembrava tipo proprio venire dalla fine del corridoio. Ma non è chiuso il corridoio, scusa. Il corridoio dovrebbe essere chiuso. Nakumpisang makarinig ang grupo ng mga yabag na nagmumula sa itaas. At sa bahaging ito ay nakuha na naman ang kanilang kamera ang pagdaan ng isang itim na anino. Ang mga yabag kayang nakuhanan nila ay posibleng galing sa mga tiyuman na multo na patuloy pa rin gumagala sa lugar na ito. Isa nga kayang multo ang nagpakita sa bahaging ito. Kung hindi naman ito multo, ano sa palagay niyo ang isang ito? Ang susunod na video ay mula naman sa Japan at ipinapakita ang isang lalaki na dinadasalan ang kanyang bahay. Pero sa video ng ito nakuha sa kanyang security camera ay meron di umanong nagpakita. Sa closet na ito makikita ang isang transparent na imahe na mistulang isang babae na agad din namang nagtago nang buksan niya ang mga ilaw. Sa sumunod na clip naman na mula sa tatlong magkakaibigan sa Japan ay meron silang nakuha ng kakaiba habang nag-aantay sila sa rails ng tren. Nakita mo ba? Sa pagdaan ng tren makikita ang tatlong imahe ng tao na nakatingin sa kanila. Na kung pagmamasdan mo na maigi ay kamukha nilang tatlo.
Sa huling clip naman na mula pa rin sa Japan, habang nagsiselebrate ng birthday ang isang babae at kinukunan, ay merong nahagip ang kanilang camera. Sa muling pagliwanag ng paligid, makikita sa tabi ng babae ang isa pang babae na may maputlang kulay. At sa pagpapatuloy ay makikita pa nga ang itim na kamay nito na mistulang inaabot ang babaeng may birthday. Posible nga kaya na isa itong multo ng yumaong kamag-anak ng babaeng ito na dumalo para sa kanyang kaarawan? Mga sarili nga kaya ang nakuhanan ng magkakaibigang ito? Isa nga kaya itong babala na merong posibleng mangyari na hindi maganda? Totoo nga kaya ang nakuhanan ng lalaking ito? Isa nga kayang multo ang nagtatago sa loob ng kanyang closet? Kung totoo man ito o hindi, nasa inyo pa rin kung maniniwala pa kayo o hindi. Ang magkakaibigang ghost hunter na sina John, Josh at Tim ay bumisita sa isang abandonadong bahay sa UK na pinansagang The Haunted House of Seven Islands. At sa pagpasok nga nilang tatlo sa loob ng bahay, nobody out here, except for Tim. He's down at the end of the yard. Sound like something back here. It sounds like a breath. Yeah. Like a woman inhaling quickly. Like that. You, is that you? My breath. It sounded like my breath. Really? Yeah. Wow. Well, thank you for talking to us, Ava. Nakuha na agad ni Josh ang tiyama ng isang shadow figure sa second floor ng bahay na kumalaw at pumasok sa loob ng isang kwarto. Pero di pa siya nagtatapos. Dahil sa pagpapatuloy ay meron ding nakuhanan si John sa second floor. No, it's Tim. Oh, sorry. Oh, you ruined my moonshot, bro. Oh, man. I already got it, though. It's all good. It's beautiful, man. Okay. All right, guys. We've got the K2 meter over here in this window. We're getting things set up. All right. And then here, we got Josh on the porch. Nakuha na dyan sa itaas ng bahay ang mga paa ng mistulang isang tao na may purong itim na kulay, nakatulad ng nakuha na ni Josh na di man ay isang shadow figure.
Totoo nga kaya mga nakuha na nila sa mga bidyong ito? Isa nga kaya itong shadow figure? Ito na nga kaya magpapatunay na haunted nga ang bahay na ito? Kayo, ano sa tingin nyo? Muling nagbabalik ang Chinese ghost hunter na si Xiaolong na pumisita sa isang abandonadong hotel sa China na naging lugar sa isang karumal-dumal na krimen na kung saan ang isang lalaki ay pinatay ang kanyang sariling asawa at pinaniniwala na magpasangka ngayon ay patuloy pa rin di manong nagmumulto at nagpapakita ang babaeng ito.我操你妈呀！哎，我操你妈！这里头，哎，看到这灯了？哎，我操啊！这是怎么撒灯？ Sa umpisa pa lang nakarinig na si Xiaolong ng mga yabag mula sa itaas ng gusali. At sa kwartong ito nakita niyang nakabukas ang isang pulang ilaw. Yun ay kahit wala namang kuryente sa nasabing gusali. At sa pagpapatuloy. Sa bahaging ito nakita ni Xiaolong sa loob ng kwarto ang isang itim na figura na mistulang isang babae na bigla na lang ding nawala. Sinubukan niyang pumasok sa loob ng kwarto para kumpirmahin kung ano nga ba ang kanyang nakita. Pero bigla na lang kusang sumara ang pintuan at dito na siya nagpa siyang umalis at tapusin ang paglilibot. Totoo nga kaya mga nakuhanan ni Xiaolong sa bidyong ito? Ang mga tunog kaya na nakuhanan niya ay magpapatunay na haunted nga ang lugar na ito? Ito na nga kaya ang sinasabing multo ng isang babae na pinaslang ng kanyang sariling asawa? Kayo, ano sa palagay niyo? At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Kung meron ka mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!